Pagkatapos ng klase, pinaiwan ni Coach Gabby si Gio para kausapin sa madalas nitong pagliban sa klase kahit sa practice. Sabi ni Gio na titigil na siya sa paglalaro pati na din sa pagiging team captain para wala na daw silang problema at saka nito sinabing may klase pa siya kaya iniwan na niya ang coach. Pero nagtuloy ito sa arcade para maglaro. Nilapitan siya ni Enzo at nakita nagigil siya sa paggamit ng console, sinabing dahan-dahanin niya ang paggamit noon at baka masira niya. Nang hindi siya pinansin ni Gio, inilapag niya ang phone ni Gio na ninakaw sa kanya baka daw sakaling lumamig ang ulo niya. Agad niya itong chinek tsaka tumingin kay Enzo na parang nagtataka. Naabot na ng gabi at kailangang magsara ng maaga para sa maintenance sila Enzo pero ayaw pa ding umuwi ni Gio. Sabi ni Enzo na sa Burnham Park na lang siya magpalipas ng oras o kaya naman daw ay sumama ito sa kanya sa bahay niya dahil may palaruan din siya at mga hardcore ang mga player kung gusto daw niya ay ipapakilala siya ni Enzo sa mga iyon pero walang tiwala sa kanya si Gio. Inutusan naman ni David si Migs na bumili ng bagong cellphone. Nang iabot ito ni Migs kay David sinabi nito ang duda na baka secret phone na naman iyon kagaya ng dati. Sinabi ni David na para kay Gio ang phone na iyon na hindi naman pinaniwalaan ni Migs. Ang sa kanya ay pinag-iingat lang niya ang kuya kung may kalokohan na naman ito. Busy sa office si David nang makatanggap ng tawag mula kay Lexi. Nagtatanong kung pauwi na daw ba siya. Sabi ni David na madami pa siyang inaasikaso. Ipinaalam naman ni Lexi na hindi pa nakakauwi si Gio samantalang kanina pa naman ang dismissal nila. Pinagtakpan naman ni David na nagpaalam ito sa kanya. Pagkababa ng phone, tinawag ni David si Grace para magtanong kung nakauwi na daw ba si Mika. Sagot ni Grace na oo daw at kakatawag nga lang niya tsaka nagtanong kung may problema ba daw. Wala naman daw sagot ni David. Pagkatapos ay si Max naman ang tinawagan niya tinanong kung kasama niya si Gio. Hindi daw at hindi din daw ito nag-practice. Wala din naman sinabing dahilan sa kanila ni Mika kung bakit. Tinext naman ni Gabby si Jill para balitaan sa nangyayari sa anak. Nang makita ng guro na may mga estudyanteng nakatingin at pinagbubulungan sila, sinabi ni Gabby na magkita na lang sila sa isang lugar. Nakaabang naman si Jill sa pag-uwi ni Gio sa labas ng subdivision dahil hindi na nga siya pwedeng makapasok doon. Gabi na nang mamataan niya si Gio na sakay ng FX taxi. Nang may papasok na sasakyan, iniwan ni Jill ang kotse niya at sinamantala iyon para makapasok sa loob. Sinundan niya si Gio at nakita niya na nagtago ito nang makita si Lexi sa terrace. Habang naghihintay, tinignan ni Gio ang picture sa cellphone ng buo pa ang pamilya nila. Namimiss na niya ang ina. Si Jill naman nang makita si Yaya ay nagmamadali ding nagtago. Masaya na siyang matanaw ang anak mula sa ibaba ng kwarto nito basta alam niyang safe itong nakauwi. Nagpunta si Jill sa trabaho ni Doyan para dito maghinga ng mga isipin tungkol sa anak. Nag-offer naman si Doyan ng tulong kung gusto ng doktora na alamin kung ano ang nangyayari sa anak sa poder ni David. Kung bakit kailangan nitong pumuslit para makapasok sa loob ng bahay. Nang tawagin si Doyan ng boss niya dahil tapos na ang break niya. Pag-uwi naman ni David, sinadya niya ang anak sa kwarto nito para alamin ang dahilan kung bakit late na naman siyang umuwi. Sinabi ni Gio na kasama niya sila Max at Mika. Nang sabihin ni David na tinawagan niyang mga ito kanina, pinagsabihan ni David ang anak na hindi ito border sa bahay na iyon para lumabas at pumasok sa oras na gusto niya. Sinabi ni Gio na hinanap niya ang nagnakaw ng phone niya na sinabi ni David na akala daw ba niya ay nawala dahil iyon ang unang sinabi nito sa kanila. Ipinakita pa niya ang phone na nasa ilalim ng unan. Nagalit si David sa pagsisinungaling at paglalagay ni Gio sa sarili sa kapahamakan. Sinabi naman daw ni David na bibilhan siya ng phone tsaka inabot ang bagong phone kay Gio. Gamitin daw niya pareho para wala siyang dahilan para hindi makontakt. Nagtanong si David baka may problema si Gio na hindi masabi, ipinaalala niya na pwede itong mag-open up sa kanya. Nasa clinic si Jill nang makatanggap ng tawag mula sa principal ni Gio, kung maari daw ba siyang makausap, natawagan na din daw nila si David. Natanong ni Jill kung nasa trouble ba ang anak. Iyon nga daw ang dapat nilang pag-usapan sabi ng principal. Nasa arcade na naman si Gio nang sadyain ito ni Mika. Nang hindi siya agad pansinin ni Gio ay pinatay nito ang laro para makuha ang atensyon nito. Sabi ni Mika na lahat na sila ay nag-aalala na para sa kanya. Ano daw ba ang problema niya? Sabi ni Gio na pakiramdam niya na hindi siya welcome sa lahat ng puntahan niya. Para lang daw siyang pusa na kinupkop.
Isinasama nga daw siya sa mga lakad ng pamilya pero parang napipilitan lang. Siya kanya kinwento na napag-alitan din siya ng mga magulang ni Lexi. Hindi naman daw siya makabalik sa mama niya dahil kay Coach Gabby. Ayaw na daw sa kanya ng mama niya. Sabi naman ni Mika na kulang na nga lang daw ay kidnapin siya ng mama niya para maisip ang ganon. Sabi ni Gio na kunwari lang ang pinapakita ng mama niya, ano ba daw ang mga pinagsasasabi ni Gio? Tanong ni Mika. Sabi naman ni Gio na siya ang may sabi na gusto niyang malaman ngayon, sinasabi na nga daw nito sa kanya, kinokontra naman nito lahat ng sabihin niya. Sabi ni Mika na huwag naman daw magalit sa kanya si Gio, gusto lang naman niya itong maintindihan. Inis na nagtanong si Gio kung bakit. Hindi na naitago ni Mika na importante para sa kanya ang kaibigan. Hinawakan ni Gio ang kamay ni Mika at sinabing importante din naman sa kanya si Mika. Lahat ng iyon ay pinapanood ni Enzo mula sa itaas ng balcony ng